Alam na rin naman ng lahat, pero maski alam ng lahat, ang daming tutol sa relationship, eh, ang daming sinasabi na. So dumadating talaga siya sa point na may ganun, na nagsiselos. Lahat naman ang nangyayari sa buhay natin, it's written. So mas madaling tanggapin lahat ng bagay. Usap-usapan ngayon ang mga kumakalat na larawan ng Kapuso actor na si Cian Lim, kasama ang film producer na si Iris Lee. Isang Facebook page kasi ang nagbahagi ng larawan ng aktor, na kung saan ay makikitang nakaakbay ang aktor sa producer, at nakahawak rin ito sa kanyang kamay. Matapos mag-viral sa social media ang naturang larawan, ay maraming mga supporters ng kapamilya TV host actress na si Kim Chu, ang hindi mapigil ang manggigil. Matatanda ang si Kim ay ang ex-girlfriend ni Cian Lim, at tumagal ang kanilang relasyon for 12 years. Last year ay lumabas ang mga balitang hiwalay na ang dalawa, at may ilang mga netizens na nagsasabing may third party sa kanilang nawasak na relasyon, ngunit hindi naman ito agad sinagot ng dalawa. Nitong December 2023 lang, nang tuluyang maglabas ng statement si Kim kung saan kinukumpirma nito, na totoong hiwalay na sila ni Cian. Base sa mga comments ng netizens, ay tila tama ang kanilang hinala, na may kinalaman ang film producer sa hiwalayang Kim C. Time is the ultimate truth teller. Kalat na sa TikTok ang pagiging cheater ni Cian Lim, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, ito lang betrayal na somehow nasaktan ako para kay Kim, pero mas natuwa ako nakawala si Kim sa kanya. May mga nagsasabi rin, na baka wala namang nangyaring cheating dahil hiwalay naman na ang dalawa. Wala atang cheating na naganap. Di ba base sa kwento, it seems Cian doesn't have any plan for them na magpakasal, so Kim just ended it, say naman ng isa. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang Kapuso actor-director. Samantala, nagbigay rin umano ng isang emosyonal na pahayag ang kapamilya actress na So Kim Chu, sa kamakailan lang na episode ng noontime show na It's Showtime. Ipinahayag ni Kim Chu ang kanyang pagkatalo, dahil sa sinabi niyang, ikaw na ang nanalo. May mga naglabasan kasing mga balita, na umano'y nang babae si Cian Lim. Ayon naman sa aming nakalap na impormasyon, itinuturong sangkot sa kanilang paghihiwalay ay si Iris Lee, at ito raw mismo ang nagwasak sa 12 years na relasyon nila Kim Chu at Cian Lim. Say naman ng showbiz columnist na si Christy Fermin, ay posibleng ginamit lang ni Cian si Iris Lee, dahil under Viva Films na ngayon ang aktor, kagaya rin ng paggamit nito kay Kim Chu, noong nasa ABS-CBN pa si Cian. Narito ang kanyang mga pahayag. Kumusta naman si Kim Chu? Ay, naku, ito si Kim Chu na super dermatology, 101. Unbothered. Correct, yan ang maganda. Kasi alam mo yung nasaktan ka na, bakit kinakailangan mo pa magpasakit, di ba? Nasaktan ka nila, deadmahin mo na. Sa isang paghihiwalay na ganito pa kaaga, hindi ko pwedeng sabihin yung unbothered. Dumaan naman tayong lahat sa pakikipaghiwalay. Hindi naman po yan sakit ng ulo na inunuman mo lang na paracetamol, wala na. Okay. Nandun pa rin siyempre yan. May sakit pa rin, pero nasa pagdadala, ika nga, di ba? Kaya unbothered. May sakit pa rin na nararamdaman si Kim Chu, lalo na may dinidisplay na bagong babae, itong si Cian Lim. Sabihin na lang natin na, pinagagaling ang kanyang puso, pero yung unbothered, hindi pa pwedeng i-apply kay Kim Chu. Hindi niya pinakikita sa atin na nasasaktan siya. Yun na lang yun. Mm-mm. Pero pag mag-isa, baka humahagulgul na mag-isa yan. Pero pag maraming tao, dead ba siya syempre para hindi siya lalong ano ng kwentuhan, di ba? Totoo yan. Oo, yun naman yun. Eto pa, isa pa yung si Kim Chu. Wala rin akong care. Ang daming kieme. Jamie Dasya! Did you wake up in the wrong side of the bed? Anak, ayaw niya rin kay Kim Chu. Oo. Alam mo si Jamie Dasya kasi, nagtrabaho siya sa isang hotel. Alam mo, kapag ka nasa isang hotel ka, nakikita mo yung mga nagpupuntahan na mga, syempre, may mayaman, merong hindi kayamanan. Doon nila, yung barometer, doon nila inaano yung mga empleyado, di ba? Ganon.
eh kapag nakikita nilang malditics, talagang ayaw nila. Meron, pinupuri naman ni Jamie yung mababait ah. Diba? Pinupuri niya. Sa totoo lang. Okay, lundag na tayo. Dito naman kay paborito mo, si Mr. X. Si Cian Lim. Ang dami ng babas sa kanya kasi February 14 kahapon, nag-post siya kasama yung sinasabing girlfriend niya at pinalit kay Kim Chu na si Iris Lee. Diba? Yun ang sinasabi. Ang bilis-bilis mo naman nag-move on. Sabing ganon. Ang bilis mo naman nakabawi agad-agad. Ang alam ko itong Iris Lee, di ba, co-producer ng Viva ito doon sa first directorial job niya? Opo, alam ko rin po, isa ng mayaman daw po itong ano, producer, Kineso. Okay, oo. Ay, nako, ayan na may salitang mayaman. Nako, bakit pa nababanggit-banggit yan pagdating kay Zian, di ba? Ito, sabi ni Juris Dr. Channel, Zian Lim, sorry ha, but we're not interested. Mas magiging interesante pa kami kung sakaling magkaubusan ng Mertilet sa mga drugstore. Eto, ayan, aha. Pero okay, sige, kung ikaw nga ba si Mr. Wright, edi congratulations sa inyong future ni Mrs. Lee Lim. Oh, di ba? Talagang Lee Lim. Ano yan eh, yung para bang ipinamumukha niya kay, siguro, kay Kim, di ba? At sa mga fans na nanlalait sa kanya na, hey, I'm okay, di ba? I'm with Iris Lee now, di ba? Parang kasi ganun. Kasi nakaganun pa siya eh, nakasampa pa yung kamay niya doon sa may at yung babae, Lee, diba? May body language ha, hawak yung babae yung kamay niya. Kaya hawak kamay, hawak kamay. Naku, kakanta ni Yen Constantino sila. Eto, para kay Cian. Ay, naku, Cian, kahit ano pa, kahit Iris Spring pa yung paamoy mo sa amin, wala na yan. Nako, huwag kayong ano-ano dyan. Ayaw ni Eddie Litada ng ganyan, di ba? Ay, nako, Cian Lim, hindi na umi-effect sa tao ngayon yung ganyan na kunwari ang pride mo para maitaas mo, para huwag kang nilalait. Eh, talaga naman di ka namin makikilala kung talagang hindi ka naging boyfriend ni Kim Chu. Dahil mayaman pala yung babae, papasok na naman ang salitang mangga. Naku, Cian Lim, totoo ba yan? Sabi ni Eddie Litada. Oo, yun na nga ang ibinabato sa kanya, no? Biglang, ano pa, ganyan na naman. Ang palit lang ng kwento, di ba, Nay? Talaga nakadikit, may nakadikit sa yung kwento kahit na palipat-lipat ka na. May kwentong nakadikit na sa'yo. Yun ang napakahirap tanggalin. At mahirap diba? Burahin yon. Mahirap burahin yon. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.